paano nyo po nasabi na posible ang mabilis na pag-ahon? Samantalang ilang leader na po ng ating bansa nagtangkang resolbahin ang lahat ng problema kinakaharap natin ngayon, lalong-lalo na sa kahirapan. Ngunit tila wala pa rin po pag-ahon na nagaganap. Paano nyo po isasagawa o isa sa katuparan ang mabilis na pag-ahon na inyong hangad para sa ating bansa? Yan. Salamat sa tanong, ano? Dahil, unang-una, kung itutuloy natin ang argumento na marami ng leader na ngako, walang nangyari, mananatili na lang ba tayo na hindi umaasa na may pagbabago? Pababayaan na lang ba natin? O, susunod na tanong, lilitsanin na lang ba natin? Mag-OFW na lang tayo, pababayaan na lang natin ang ating bansa. Ako, kaya po ako lumalapit sa mga paaralan, sa mga kabataan, kayo ay may kapangyarihan. Hindi lamang na iboto ako o kung sino man. Kung hindi maging bantay, maging boses para uminganyo or mag-pressure sa buong gobyerno na napapag-iwanan na tayo. Ngayon, may ginintuan tayong pagkakataon. Bakit po? Noong nakaraan na taon, lahat ng bansa sa mundo ay tinamaan ng indulto. Kung hindi kalamidad, nagka-indulto sa financial system, nagka-indulto sa ibang bagay. Meron na naman tayong pagkakataon dahil umaangat na ang ekonomiya ng ibang mga bansa kung saan tayo umaasa. Ang turismo natin nandiyan na naman. Nasa pahayagan ngayong umaga, ang ating exports nag-increase ng last quarter ata ng last year na 51%, $3 billion po yun. So meron na naman pagbangon. Ngunit, kung magwawalay-walay tayo sa politika, wala na naman direksyon ang mga patakaran ng gobyerno at magbabangayan tayo, maiiwanan tayo ng tren. Kaya ako, umaasa ako na may pagbabago kung kayo rin, kabataan, mag-aaral, mga sawana sa sistema, aalsa din kayo sa prosesong demokratiko, hindi lang halalan pagkatapos niya kalimutan na natin. Gawin natin tong kilusan.